Sabay-sabay po natin basahin. Unang Tesalonika chapter 1 verse 2 hanggang 5 po. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing ay kasama kayo sa aming mga dalangin. Inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya, ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo, sapagkat ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Amen po ba? Ngayon ang masaya po natin ay those who wholeheartedly trust the Lord. Ano po bang ibig sabihin ng lubos na magtiwala po sa Panginoon? At ano po ba ang pagpapala po natin? Ano po ba ang pagpapala po natin sa kasagutan po na ito kapag po lubos po tayong magtiwala po sa Panginoon? Pag sinabi po kasi nating lubos o buong pusong magtiwala po sa Diyos, ibig sabihin po nito, maliit o malaki man pong pag-aalala po ay buong puso po nating ipinagkakatiwala po sa Diyos. Lahat ng sitwasyon o circumstances po na nakikita natin, maliit o malaki man pong problema, ay ipinagkakatiwala po natin lahat po sa Panginoon. That's why po, to be able na ma-enjoy po yung pagtitiwala po natin sa Diyos, we have to know this fact na hanggang ngayon tayo po ay nabubuhay, tayo po ay tinawag po ng Diyos in His absolute sovereignty. He called us, He chose us po according po o na nasa loob po ng Kanyang absolute sovereignty. What is absolute sovereignty po ng Diyos sa ating mga buhay? God's absolute sovereignty po o yung lubos na paghahari po ng Diyos sa ating mga buhay ay tayo ay Kanya pong tinawag, tayo po ay Kanya pong pinili dahil po ito po ang Kanyang lubos na paghahari po. Wala na pong ibang dahilan, wala nang iba pong layunin po ang Diyos. Tinawag niya po tayo because it's His absolute sovereignty of God po. Tinatawag rin po tayong mga ebanghelista because we are called mga evangelists because we are inside of this absolute sovereignty ng Panginoon. Bakit tayo nandito? Bakit tayo pinili ng Diyos to relay and to preach His gospel? Because it's His absolute sovereignty sa ating mga buhay po na Kanya pong hinanda. Then when we enjoy this absolute sovereignty of God po, makikita po natin, this is God's absolute plan for me. Di po ba? Ano po ba yung ibig sabihin po ng to enjoy absolute sovereignty of God? To enjoy absolute sovereignty of God means to trust lahat ng bagay po na meron po ang Panginoon. Pagkatiwalaan yung mga bagay po na Kanyang inihanda sa atin from the beginning. At the same time po, to trust po yung process po na Kanya rin pong inihanda po sa ating mga buhay. So, absolute sovereignty of God po, it bring us po na mas lalo pa pong lumapit sa absolute plan po ng Diyos. Makikita lang po natin yung lubos na paghahari po ng Diyos sa ating mga buhay when we truly understand po na hanggang ngayon ang Diyos ang siyang naghahari po sa ating buhay. Kapag mangyari po yun, absolute plan of God po will come naturally po sa atin. Ibig sabihin po nito, madidiscover po natin na yung buhay natin is inside of covenant journey. My journey is inside of covenant journey and it's God's absolute goal and purpose sa aking buhay.
Then kapag mangyari po iyon, ano pong answer ang matatanggap po natin from our last week message po? Absolute spiritually fullness in Christ. Kaya nga po, absolute sovereignty of God means don't worry about anything. Kasi you and I, we are inside of this absolute sovereignty of God. Bakit nagpapatuloy yung mga sitwasyon o sabihin po natin mga problema? It's also part of God's absolute sovereignty sa atin po ng Diyos. Why He called us? It's God's absolute sovereignty. Why He chose us in this age? It's God's absolute sovereignty po. Kapag makita po natin yon, then God will slowly show to us po, little by little, yung kanya pong plano sa atin pong mga buhay. That's why those who put their trust on the Lord po, ibig sabihin po nito, that person, tunay niya pong ma-enjoy po kung ano po yung absolute sovereignty and absolute plan po ng Diyos sa kanyang buhay. Katulad po ng binasa po natin from our scripture reading, it says po sa verse 3, "Remember before our God and Father your work produced by faith." So, ano po yung ibig sabihin po ng faith po na to? This is absolute faith in Christ. Our faith is absolute. Why? Because it's Christ po. Our faith, we believe po that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Sa madali pong salita, we believe that Christ, really Christ, finished everything on the cross. Before dying on the cross, Jesus really made sure po na He finished everything. Pero ano po yung pinakapagpapala po nito? Hindi po siya nanatiling patay, tama po. After 3 days, He rose from His dead po, gaya po ng kanyang ipinangako. So this is our absolute faith po kay Kristo. At ang pananampalataya po na to, ito po ay kaloob po sa atin ng Diyos. God has given the faith that God has given. So pag sinabi po nating faith that God has given, this is gift from God. Di po ba? And when we say it's gift, it's free. Why it's free? Because it's God's grace. Why it's God's grace? So that no one can boast. Kaya po, ang pananampalataya po ay kaloob po sa atin po na ang Diyos. At yung pananampalataya po na to ay, ang nasa loob po ng pananampalataya po na yon ay ang kaligtasan. That's why when you truly believe, the moment po that you believe sa pananampalataya po na to, everything truly will be finished po. Of course, Christ finished everything po. Pero in our mind, in our hearts po, there are too many things po, there are too many problems na we have also to finish in Christ. So the moment when you believe, yung work po or yung answer, yung tunay na answer po ng everything is finished po, ay magti-take place po, mangyayari po sa inyo pong mga buhay. So, our faith is absolute. Why it's absolute? Because this is, ito po yung faith na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos. It is the faith po na nagre-resulta rin po ng atin pong paggawa. Bakit po natin nagagawang maniwala, manampalataya o sumampalataya po sa salita po ng Diyos? Because of this faith po. We believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God. And those who wholeheartedly trust the Lord po, they can enjoy this absolute faith po kay Jesus Christ. Pangalawa po, then God has given us also yung absolute hope. Ano po yung sabi po sa Bible? And your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Can you imagine po,
Simula nang tayo po ay ipinanganak at hanggang ngayon po, o sabihin na lang po natin, simula nang tayo po ay mamulat sa mga bagay at sa mga problema po from that moment and until now po. Paano po natin nagagawang i-endure lahat po ng mga problems, ng mga sufferings, difficulties po na dala-dala po ng mundo po na to? How can we endure yung mga bagay na parang imposible nating matitiis? Because we believe po na there is true hope in Christ. Yung problems, crisis, and suffering po, the reason bakit po natin na gagawang magkaroon po ng endurance sa mga bagay po na to. Meron po tayong pinagkalooban po tayo ng pag-asa kay Hesukristo. Di po ba? Nung si Hesukristo po ay umakyat po sa langit, naiwan po ang kanyang mga disipulo. Pero Christ promised them yung patungkol sa banal na espiritu. Wala silang ibang ginawa kundi panghawakan yung covenant na ibinigay sa kanila, and they prayed all together. So the moment they received yung Holy Spirit, they really boldly testified yung salita ng Diyos patungkol kay Hesukristo. Pero may mga taong nakikinig sa kanila, I mean, merong mga taong ayaw silang paniwalaan. May mga tao na really wants to stop yung work ng evangelism, yung gospel movement that time. So, to stop yung evangelism movement and gospel movement that time, sa magitan ng mga buhay ng mga disciple, yung mga Jewish people, yung mga Roman soldier, they really, tawag po nito, make them suffer. Pinahirapan nila yung mga disciple po ni Christ. Kasama na po dun si Pablo, di po ba? Pero, can you imagine po how they can endure yung mga ganun pong mga paghihirap o mga ganun pong mga bagay? Because they hope in the Lord po. They are inspired by hope in the Lord Jesus Christ. Because we have hope in Christ. Kaya po, true hope po, ang tunay po na pag-asa ay matatagpuan lamang po natin kay Kristo. Sa madali pong salita, we can put our hope in heaven. We cannot put yung, hindi po natin magagawang isaalang-alang ang pag-asa po natin dito sa mundo. Why? Kasi hindi po natin makikita, di po ba? Pero when we have hope in the Lord, when we put our hope in heaven, ang lahat po ng bagay ay magiging posible. At pangatlo po, if we truly realize and understand at ma-enjoy natin itong absolute faith in Christ, absolute hope in Christ, then we can have this absolute love in Christ. Ano po bang ibig sabihin ng to love God? Ano pong ibig sabihin po nung sabi po sa Bible na to love your God? Ibig sabihin po nito, love your God means ikaw at ang Diyos ay merong spiritual communication. Di po ba? Nung pumasok po yung age po ng pandemic, tawag po nito, mas naging importante po yung communication. Mas lalo pong lumawak po. Di po ba? Kasi before po, siguro po ngayon, may mga ibang country na COVID-free, di po ba? At meron pa naman pong may mga nag-a-adjust, katulad po natin, katulad po ng bansa po natin. At meron naman pong mga bansa na pabalik-balik po sa pagkakaroon po ng pandemic po because of COVID. So, nung pumasok po yung pandemic po, mas lalo pong lumawak po yung
importansya po ng communication, di po ba? Like through online, ganito po. So, ganun din po. Ang ibig sabihin po ng love for God means ikaw at ang Diyos ay merong spiritual na communication. Ano po ba yung pag sinabi ko pong spiritual communication? Spiritual communication po means to have fellowship sa Panginoon. And when I say fellowship po, means worship, to have worship po sa Diyos. Kasi sa ano lang po ba yung oras na mamimit natin? So, I mean, saang oras po o anong oras lamang po natin mamimit po ang Diyos? So, magitan po ng oras ng pagsamba. Yung oras po ng pagsamba po natin, we can truly meet God po. And what about po yung and others? Love your God and others. Love for God and others. Ano po yung ibig sabihin po ng others? Evangelism. This is the message of cross po. Ikaw at ang Diyos merong spiritual na communication. And this is what we call worship. Kasi ikaw, oh, we already received salvation, di po ba? So, meaning to say po, kahit anong oras, kahit anong pagkakataon, we can meet God. Pero syempre po sa umagitan po ng pagsamba. So, ibig sabihin po nito, when we receive salvation, yung communication po natin sa Diyos ay muli pong na-restore. And what about this po? This one is ako at yung ibang tao. This is what we call evangelism and mission po. What is the absolute love of Christ po? Ano po ba yung mabuting balita? Ano po yung pinakadahilan po ng Diyos? Why He sent Christ to us po? Bakit nga po? Ano po yung pinaka-reason po ng Diyos? Because He loved us. So, do not forget that po. Pinadala po ng Diyos si Jesucristo dito sa lupa because He loved us. Bakit po tayo, bakit po nag-sacrifice si Christ sa cross? Because God loved us. Di po ba? Since God loved us po, He sacrificed His own Son po. Para po sa atin pong mga tao na kanya pong pinili. And this is the absolute love of God and Christ po. The gospel. If we have faith, if we have hope, but we do not have this love, lahat po ng yon ay magiging walang bisa, di po ba? Walang tawag po nito. Hindi po natin truly ma-enjoy. But if we have faith, we have hope, at the same time, we have love for God and others, then magiging possible po na mas ma-enjoy po natin yung ating faith and hope in Christ. Kaya sa atin pong conclusion, there are few things po na you have to remember. Don't forget po na you are chosen by God from the beginning. Amen po ba? When we say po na you are chosen by God from the beginning po, He prepared everything for you. It seems like po na yung mga bagay na nasa paligid mo, it seems like it's possible. And parang yung mga gusto po natin, yung gusto nating mangyari, yung mga sarili po nating plano, seems like hindi siya nagte-take place. Di po ba? And because of that, tayo po ay nadidismaya, na wawalan po ng kalakasan. Pero you have to remember po, always remind yourself po na you are chosen by God from the beginning. Means He prepared everything for you in advance. Amen po ba? Katulad po na sinabi ko po, mag-arise man po yung mga bagay sa paligid po natin na, I mean, may mga problems man po mag-arise sa paligid po natin. O kaya naman po,
May mga gusto at mga plano po tayong hindi po nangyayari. Do not be deceived. The moment you realize po and the moment you enjoy na you are chosen from the beginning by God, it's acknowledging po what is God's sovereignty sa buhay po ninyo. Ibig sabihin po nito, it's confirming your identity. Do you know po what will happen when you confirm your identity every day? Satan's work will be broken down. Bakit po? Ano po ba yung goal po ni Satan? Isa lang po yung goal po ni Satan sa buhay po ng mga anak po ng Diyos, to lose their identity. Kasi ibig sabihin ng to lose their identity, to lose their path. To lost yung absolute plan ng Diyos sa kanilang buhay. To lost yung covenantal journey po nila. That's the first goal po ni Satan sa buhay po ng anak ng Diyos. That's why when you confirm your, when you're confirming your identity po every day na you are God's child, you are chosen from the beginning, it is breaking down the forces of darkness, the power of Satan. So when you confirm your identity, lagi ko po sinasabi po sa inyo, when you confirm your identity, you just have to enjoy that. Where? Where you can enjoy that? In the field. Di po ba? Because you already confirm. Ibig sabihin po ng to enjoy yung identity po na yan sa field po ninyo, you have to stand as Christ witnesses po. Ibig sabihin ng as Christ witnesses, meron po kayong ebidensya. So, those who wholeheartedly trust the Lord po, they enjoy their absolute faith in Christ, their absolute hope in Christ, and absolute love in Christ. Amen po ba? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensahe po na amin pong tinanggap. Tunay po na kayo po ang pinakadakila sa lahat po ng bagay. Help us to grab hold your word today, Panginoon, at tunay na tumanggap po ng kasagutan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.